Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Ang gugawa pa ng mga kapatid natin, no? At may bisita tayo ngayon, eh, no? I-zoom natin yung bisita natin, no? Eh, no? Masyaallah, masyaallah. Masyaallah. Legendary ng Buray din, eh. Tama, eh. Isa pa tong isa pa tong alamat si Tol, oh, yan si Ustad Makira, no? Masyaallah. Ha? Masyaallah, masyaallah. Ayan pa, oh. Masyaallah. Ah, nag-aaral na sila. Masyaallah, nag-aaral na, tapos meron pang ano, kinakain, libre kape, libre tea at ano yan? Cake pa. At mamaya ano yung hapunan mamaya, Bro Amir? Oh, kalderetang kambing. Masyaallah, kalderetang kambing. Masyaallah, masyaallah. Hindi naman independent, pero kinakain. Puro karne, puro karne. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, inshallah, ang lecture natin ngayong gabi ay ang pamagat niya, Utruk atharan qabla rahim. Mag-iwan ka ng mga bakas bago ang paglalakbay. Ang ibig sabihin nito, mag-iwan ka ng mga maubuting gawain bago mo lisanin ang mundong ibabaw. May mga tao na sila'y gumagawa ng kabutihan, at kapag gumagawa sila ng kabutihan, ang gusto nila, ipaalam sa madla. Alam niyo po yon. Yung kapag gumagawa sila ng mga pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, o anumang kabutihan ang kanilang ginagawa, gusto nila laging alam ng mga tao. Mga kapatid, ito ay maling paniniwala. Kapag ikaw ay gagawa ng isang pagsamba o anumang kabutihan, hindi na kailangan na nakalista yung pangalan mo o ipapa sa publiko ang pangalan mo. Hindi na kailangan ito, donated from, ganito, ganyan, fulan, fulan, hindi na. Gumawa ka ng kabutihan, kapatid, para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pakay kung bakit tayo nasa mundong ito, upang sambahin si Allah Subhanahu wa Ta'ala ng nag-iisa. Ang sabi sa hadith ni Anas bin Malik radiyallahu anhu, kal, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag namatay ang isang tao, ang sabi niya, susunod sa kanya ang tatlo. Sasama sa taong namatay, yung tatlo. Tandaan natin mga kapatid, tatlo ang sasama sa taong namatay. At babalik yung dalawa at mananatili yung isa. Ang sasama sa taong namatay, kapag ililibing na siya, yung kanyang pamilya at kanyang kayamanan. Paano sasama yung kanyang pamilya kapag siya'y namatay? Sa libing, di ba? Sa oras ng libing, nandun yung pamilya niya. Yung kayamanan, paano maging kasama yung kayamanan? May idea ba kayo? Ha? Halimbawa, hatid siya ng sakya niya. Okay, mga anumang ari-arian yan. Titipon yung mga sakya niya, ihatid siya hanggang libingan. Di ba? At ang pangatlong kasama sa kanyang libingan ay ang kanyang gawain. So, pag sinabing gawain, general po yan, pangkalahatan. Maaring mabuti at maaring masama. Ang dalawa, babalik. Babalik yung pamilya mo, babalik yung kayamanan mo, at ang may iwan sa libingan na kasama mo ay ang iyong mga gawa. Mabuti man yan o masama. At ang pamilya mo, ang asawa mo na napakaganda, mashallah. Sabihin natin maganda. Iningatan mo. Hindi mo alam ilang buwan, ilang taon, baka mag-asawa rin yan. Ganyan yung buhay. Ganyan yung realidad. Ganyan yung realidad. At yung kayamanan mo naman na iniwan mo, pinaghirapan mo ng ilang taon, subhanallah. Ilang taon kang OFW. Halos pag-aawayan yan ng mga naiwan mo, kamag-anak mo, mga mahal mo sa buhay. Ito ang buhay sa mundo. At ang matalinong Muslim, lagi siyang nag-iiwan ng gawain o gumagawa siya ng gawain na walang tanging nakakaalam sa gawain na yan, maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At inshallah subhanahu wa ta'ala, ito ang pag-uusapan natin ngayon. Ang una na dapat gawin ng isang Muslim, yung bakas na dapat niyang iwan sa mundong ito, ang pangunahing bagay na dapat niyang gawin ay ang ad-da'wa ilallah wa sanna sunnatan hasana.
ang magdaawa ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang daawa. Pag sinabing daawa, anong ibig sabihin ng daawa? May idea ba tayo? Anong ibig sabihin ng daawa? Ang paniniwala ng ibang kapatiran, pag sinabing daawa, ito ay mali. Mali po ito. Ang paniniwala ito, sabihin ko na lamang sa inyo, ngayon pa lamang, ang panawagan tungo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang na-special lamang sa mga hindi Muslim. Halimbawa, yung mga Buddhism, mga Kristiyano, mga Hudyo, o yung mga Atheist, dadaawaan mo sila tungo sa Islam, yun yung da'wa. Ayun yung pananaw ng iba. Mga kapatid, hindi lamang umiikot ang pakahulugan ng da'wa sa pagdadaawa, sa pagkuparte ng Islam sa mga hindi Muslim. Ang pagtuturo ng alif bata ay da'wa. Ang pagtuturo sa university, sa madrasa ay da'wa. Ang pagtutuwid ng maling akida, ang pakipaglaban sa mga gumagawa ng bid'ah, yung kakalabanin mo sila sa pamagitan ng dila mo, muharaba to ahlil bid'ah, matatawag yan na da'wa. Yung pagtuturo ng mga matatanda, pagbabasa ng Quran at mga bata, ganun din. Yan ay da'wa. Parte po yan ng da'wa. Kaya ang da'wa hindi lamang sa mga hindi Muslim. Ang mag-utos ng mabuti, magbawal ng masama ay kabilang sa da'wa. So ito yung pangunahing dahilan, mga kapatid, o yung pangunahing bagay na dapat gawin natin upang tayo kapag-iwan ng bakas. Yung ano po? Yung pagdada'wa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasanna sunnatan hasana. At yung paggawa ng sunna na mabuti. Yung paggawa ng sunna na mabuti. Una, ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi, sumpaman kay Allah, li'ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humaran ni'am. Ito ay hadith na muttafaqun alayh. Ang makapaggabay ka ika ng isang tao, yan ay mas mainam kaysa sa pulang kamelyo. Yung pulang kamelyo, mga kapatid, yung medyo kulay-pula siya, na nalalapit yung kulay niya sa pula, ito yung uri ng kamelyo na pinakamahal sa Arabo. Yung mahal na mahal ng mga Arabo, yung bagay na yan. Sa banal na Quran, ano yung hinalimbawang hayop ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga Quraysh? Di ba yung kamelyo? Afala yung duro na ilal ibili kay fakulikat? Hindi ba sila nagdinilay-nilay kung paano nilikha ni Allah ang kamelyo? Bakit kamelyo? Sapagkat una yung kamelyo, yan yung mahal na mga Arabo, yung kamelyo. Hanggang ngayon, hindi nababago yan. Mahal nila ang kamelyo. Pangalawa, ang kamelyo, kaya ibinigay na halimbawa yan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kakaiba yung kamel. Kapag taglamig, subhanallah, siguro mga ilang araw, kahit hindi papasukan ng ano yan, ng tubig, hindi siya inom ng tubig. At kahit gano'ng kalakas yung sandstorm, kahit gano'ng kainit, kahit gano'ng taglamig, kayang kalabanin niya yan ng kamelyo. Kaya kakaiba ang paglikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kamelyo. Ang makapaggabay ka ng isang tao, na pa-Muslimo ang isang tao, hinikayat mong sumamba sa nag-iisang Diyos na si Allah, yan ay mas mainam pa sa pulang kamelyo. O kung ihambing mo sa pananaw natin ngayon, yung mamahaling sasakyan, mga ano, Lamborghini, mas mahal pa sa sasakyan. Makapaggabay ka ng isang tao. Yung tao hindi nagsasala, utusan mo magsala, maggabayan mo, malaking gatipala ang makukuha mo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito rin, yung pagsunna ng mabuti. Halimbawa, may tao na hindi nagsusunna ng 12 raka kada araw. O di kaya napabayaan niya yung sunna na yung Salatul Witir. O gumawa ka ng kabutihan, ano mang sunna yan. May mga tao na hindi nagbabasa ng Quran, tapos nahihimok po sila magbasa ng Quran. Yung pamilya niya at yung mga kaibigan, yung magbuhay ka ng sunna, ikaw ay makakakuha ng gantimpala dyan. At kabaliktaran, kapag ikaw naman ay naghikayat sa paggawa ng sunna, ikaw ay makakuha rin ng kasalanan. Bawat isa tao na magabayan mo, at yung magabayan mo, nagturo siya at nagbahagi sa iba, ikaw ay makakuha ng gantimpala. Hanggat kumalat yung kaalaman na ibinahagi mo at ibinahagi ng mga naturuan mo, marami nang naging mabuti dahil sa kanila, ikaw ay may reward doon na hindi nakakabawas ng kanilang gantimpala at kabaliktaran sa kasalanan. Kaya mga kapatid, mag-iingat tayo sa paghikayat o paghimok ng paggawa ng kasalanan dahil kapag makapaggabay ka yun, subhanallah, o makapagligaw ka ng isang kasalanan lamang, bawat kasalanan na gagawa niya, meron kang parte ron. Kahit patay ng isang tao. Ito yung unang bagay na dapat natin malaman, na iwan natin, na dapat kasamaan. Kung gagawa ka ng kasamaan lang din, kasi mahina, sabihin natin, huwag mo na ipapakalat.
Huwag mo na ipagsasabi. Huwag ka na magtuturo kung paano gumawa niyan. Ikaw na lang. Huwag ka na maghamak. Una, hinamak mo yung iba. Hindi mo lang siya hinamak. Hinamak ko pa yung sarili mo. Doble yung paghamak mo sa sarili mo. Gumawa ka ng kasalanan. Nagturo ka ng kasalanan. Tapos yung tinuruan mo, baka ituro sa iba. Patay na. Paano sa kabilang buhay niyan? Diba? Paano kapag wala ka na sa mundong ito? Kaya mag-ingat din tayo sa mga sinishare natin sa Facebook. Kasama yun. Yung mga sinishare natin, puro kabutihan, mashallah. Yung mga natututo, yung mga nagagabayan dahil sa sinishare natin, meron tayong gatimpala. At yung mga sinishare natin, yung mga, ano ba yung mga masasama? Yung sugal, yung music, yung mga nagtitiktok, o anumang bagay na walang saysay, sinishare mo. Tapos yung nanonood, tuwan-tuwa, ala, sinishare niya, ano, hindi bro, ganito. Sarap na sarap sa panonood, may kasalanan. May kasalanan yung taong nag-share na yun, mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo. Kapag namatay tayo na meron tayong mga sinishare na mga masasama, tuloy-tuloy yung kasalanan. Tuloy-tuloy yung kasalanan. Marapat sa iyo, kapatid na Muslim, ang bawat sinishare mo is pawang kabutihan lamang. Tungkol sa Islam, maging mabuting Muslim, maging mabuting lingkod ni Allah subhanahu wa ta'ala, maging mabuting asawa, maging mabuting anak, maging mabuting kaibigan. Yan yung dapat nating ibinabahagi. Pangalawa, na dapat nating iwan bago natin lisan ng mundo, nashru ilmin nafi', ang pagpapalaganap ng kaalaman na may pakinabang. Ano yung kaalaman ng pakinabang? Halimbawa, paano magwudu? Ito, may bago Muslim, tuturuan paano magwudu. Paano magsala? Yung mga haligi ng sala. Paano yung tamang paraan ng pag-aayuno? Paano magbasa ng Quran? Paano magsaulo ng hadith? Magsaulo ng Quran. Yan yung mga kaalaman na may pakinabang. Nagutos ka maging mabuting isang tao. Yan yung mga kaalaman na may pakinabang. Hindi yung kaalaman na walang saysay. Ano yung mga kaalaman na walang saysay? Kaalaman na saysay. Bro Khalid, buhay ka ng halimbawa. Black magic. Ha? Oh, black magic. Yun, ano pa? Paniniwala sa pamahiin, halimbawa. Diba? Ay bro, huwag kang ano dyan. Pag may nakita ka na itim na pusa, itim na aso, gating gawin mo. Mga anting-anting. Yan yung mga kaalaman na ano. Paano gumawa ng alak? Ha? Paano gumawa ng alak? Ano? O magturo ng sugal. Paano magtongit? Ano mga kasalanan? Subhanallah. Yung may mga pustahan. Yan, nakakatakot po yan. Kaya ang dapat nating ipaliwanag, mga kapatid, yung kaalaman na mayroong pakinabang. Kaalaman na mayroong pakinabang. Pangatlo is yung sadakatin jariya. As-sadaka lang, general siya pangkalahatan. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, man tasaddaqa bi'adli tamaratin min kasbi tibin wala yakbalu Allah illa tib wa inna Allah taqabbalaha biyaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwaha hatta takuna mitlal jabal. So ang sabi rito sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ika ang bigay ng sadaka kahit na ano lamang yan, isang dates ito. Dates. Subhanal, isang dates lamang bigay ka sa isang tao. At yung dates na yan ay mula sa halal. Ikaw ay gagantimpalaan dyan ni Allah subhanahu wa ta'ala at hindi tinatanggap ni Allah maliban na lamang yung mga malilinis, galing sa malinis, yung pinagpaguran mula sa halal. Kasi kahit gaano kalaki yung binigay mong sadaka, kung galing naman sa haram yan, hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maliwanag mga kapatid, kung galing sa nakaw, galing sa pandaraya, galing sa panluloko, galing sa interest, galing sa sugal, galing sa korap, hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala yan. Kaya kahit isang dates lamang, sabi sa hadith, kahit isang dates lamang, kapag galing sa pinagpaguran mo, pinagpawisan mo, mashallah, malaki ang gatimpala na makukuha natin. At ang sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, matalo din yung fiqun na amal fi sabilillah kamatali habbatin ambadat sa ba'asanabil. Fi kulli sumbalatin miyatu habba. Sino man ika ang magbigay ng ang paglalarawan sa tao nagbibigay ng sadaka, nagbibigay ng naggumagastos para kay Allah, parang isang tao na nagtanim ng isang butil na ito ay nagkaroon ng 7 sanga. At sa bawat sanga ay mayroong 100 butil. Isipin nyo yun?
At kasunod na talata na yun, si Allah subhanahu wa ta'ala, yudha'if may yasha. Dinodoble pa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpala ng sino mang gusto niyang naisin. Depende sa niyat natin. Halimbawa niyan, kailangan, eto, mashallah, may kilala akong nabalik Islam. Every month, kailangan every month, meron siyang 100 riyal para sa sadaka. Dapat gano'n din tayo, ha, bro? Every month, kailangan meron ka 50 riyal. Lalo na tuwing Friday, mga kapatid, tuwing araw ng Jumaan, huwag na mong kakalimutan na pupunta ka ng masjid. O lulubog yung araw ng Jumaan na hindi ka nakapagbigay ng sadaka, kawanggaw. Kahit 5 riyal, 2 riyals lamang. Maghanap ka ng mga miskin dyan, mga tao. O kaya halimbawa na lang, nahiya ka sa isang brother magbigay, magpadala ka na lang. STC pay, di ba? Ito, bigay. Gcash. O, Gcash, ganyan. Mga kapatid, tuwing araw ng Jumaa. Tuwing araw ng Jumaa. Hindi yung lagi tayo nakaasa sa sponsor. Kailangan ikaw binibigyan ng sadaka. Huwag ganun. Kaya nga tayo nasa mundo para sambahin siya Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi natin lilisan ng mundo, liban na lamang na meron tayong naiwan at naipundar para sa ating sarili. Pang-apat, as-sadaka al-jariya. Kanina sadaka lang, pangkalahatan na sadaka. Ito naman, ito ay special. As-sadaka al-jariya. Yung sadaka na tuloy-tuloy, yung nananatili. Ang halimbawa nito, yung pinapakinabangan ng marami. Halimbawa, yun, madrasa, masjid, yung poso, ano pa, pagpapaprint ng mga Quran, mga babasahin, yan yung sadaka jariya. Yung tuloy-tuloy na sadaka, yung buong building para sa mga balo, para sa mga ulila, kahit wala ka na rito sa mundo, is pinapakinabangan ng iba, ikaw ay makakakuha ng gantimpala dyan. Ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, kapag namatay ang anak ni Adam, putol lang kanyang mga gawain maliban sa tatlo. Putol lang yung gawain maliban sa tatlo at kabilang rito yung sadaka al-jariya. Panglima na dapat natin gawin mga kapatid, yung magtanim tayo ng puno. Magtanim ng mga may bunga. Ano po yun? Ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, ma min muslimin yagrisu garsan illa kana ma akala minhu lahu sadaka. Sino mang muslim ang magtanim ng isang puno, halimbawa, mangga o dates. Ha? Okra? Ito to! Hindi ako magkano. Hindi ako to, bro. Okra. Alugbate. Totoo. Pakinggan nyo, ha? Pakinggan nyo yung hadith. Tanglad. Malunggay. Hindi, pakinggan nyo yung hadith. Pakinggan natin. Sino man ika ang isang Muslim na magtatanim, maliban na lamang na bawat kumakain, bawat may buhay na kumakain sa puno na kanyang tinanim, siya ay makakuha ng sadaka. Ano yung pagkakaunawa mo rito? Bawat may buhay? Aywa, yun, masyala si mahal na guru. Yan yung mga na-miss natin, mga sagot-sagot dito. Kaya lang, ano eh, once a year lang pumunta rito, you know? Pag tingnan nyo, iniwan lang tayo, naging English speaking na rin siya. Hindi. Tao man o hayop, ang kumain dyan, ikaw ay may sadaka. Halimbawa, yung mga dates na ano, na o paniki, ibon, ano mang uri ng hayop, meron kang makukuha na gantimpala dyan. Sadaka. Tayib. Yan yung nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tao man o hayop, ikaw ay may reward na makukuha. Kaya magsikapag tayo magtanim. Tanim lamang. Pag sa Pilipinas ka, tanim ka. Right? Kaya sabi rito ng Sheikh, فَأَيْنَ أَنْتُمْ يَا أَصْحَابَ الْأَوَّلِ أَمْوَالِ مِنْ هَذَا الْخَيْرَ الْعَظِيمِ. Saan na kayo? Nasaan kayo? Kayong may mga kayamanan sa malaking gantimpala na napaloob dito sa ating mga tinalakay. Yung mga sadaka jariya, yung ating mga nabanggit. Nasaan tayo? Mga kapatid, lahat tayo rito, OFW. May mga allowance monthly. Ako, may allowance, kayo may allowance. Wallahi mga kapatid, magbigay ka kahit 5 riyal every month. Tipunin mo. Pag naumabot ng isang taon, pamigay mo sa isang Muslim na mahirap o sa isang pamilya na mahirap. Kung kaya mo 10 riyal, maganda. May kilala nga ako eh, na kasambahay, subhanallah, every month, tuwing sahod niya, pupunta ng haraj. Kasambahay ha? Pupunta ng haraj, bibili ng thawb, bibili ng abaya,
tinanong namin, para saan yan? Papadala sa Pilipinas, sa mga may hirap. Allahu Akbar. Isipin niyo yun, kasambahay yun, ha? Di ba? Magkano yung sahod nila? Padalasan sa kanila? 1.5. Sa atin dito, mashallah. Si Malaguro, ha? Allahu Akbar. Hindi, totoo mga kapatid, huwag tayo lagi pa, palagi umasa libre. Ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na ako ng ano, pagpapahinga. Kailangan ng tiyaga. At hindi lamang yan, kapag tayo tutulong, kailangan huwag mo nang isumbat at hindi pakita ang tao. Ikaw bro, ikaw na nga tinulungan ko, ikaw pa'y ganyan. May mga ganun. Ah, klas. Kapag tumulong ka, hayaan mo na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun lamang. Hindi na kailangan ng picture o ano man yan. Taib. At pang-anim na inshallah magandang iwan na bakas dito sa mundo ay ang al-waladu salih, ang mabuting anak. Ay, mga wala pang asawa rito. Sino pa? Si Isa? Wala pang asawa? Dalawang Isa? Sino meron na? Si Abdulaziz wala pa? Hindi, mga kapatid, ang mabuting anak. Tignan niyo yung pakinabang ng mabuting anak. Ang mabuting anak, ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kabilang buhay, magtataka yung tatay. Bakit umaangat yung ano niya? Yung antas niya sa kabilang buhay. Ang sabi sa hadith, ito. Pakinggan natin yung hadith. Inna Allah azza wa jal la yarfa'u daraja lil 'abdi salih fil janna fayaqul ya rab anna li hadhihi fayaqul bi istighfari waladak lak. Subhanallah. Magtataka siya, "O aking Panginoon, O Allah, paano ako napunta sa antas na ito? Tumaas ang aking antas." Ang sasabihin sa kanina ni Allah, dahil sa mabuti mong anak, sa paghingi niya ng kapatawaran sa iyo. Ngayon, kung wala kang kaibigan, hindi kaya mapag-isa ka palagi, huwag mong hayaan na wala kang maiwan na anak. Kailangan magkaroon ka ng anak na laging hingi ng kapatawaran sa iyo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Ano na? Okay. Edet, maganda yung tanong na ating kapatid. Ang tanong natin kapatid, paano raw hindi magkaanak? Si lalaki at si babae. Tama yun. Yung tinatalakay natin, tungkol lang ba sa mabuting anak o marami pang iba? Marami pa. Ano yung sadaka jariya, yung kaalaman, yung da'wa, hindi lamang dun kapatid. Yung pagbubuhay ng sunnah, hindi lamang sa anak. Kumbaga marami kang choices dun. Kaya lang maraming iba na nagiging pabaya sa kanilang mga anak. Mga kapatid, kapag ikaw ay may anak, tandaan mo ito ha. Kapag ikaw ay may anak, o may kilala ka na bagong Muslim, partikular, unang muna anak mo, di tayo magkapalayo. Huwag mong hayaan na ibang tao ang magtuturo sa kanya ng Suratul Fatiha. Bakit? Kasi bawat sala niya, mayroon kang reward. Kaya tayo rito, inshallah, kapag may bagong Muslim, magpaunahan tayo sa magtuturo ng Suratul Fatiha. Hindi magtutulakan, bro, ikaw. Yung mga ganyan eh, mag-adan. Bro, ikaw na. Sa kabilang buhay, wala, mga kapatid sa Islam, sa kabilang buhay, malaki ang reward ng taong nag-aadan. Ang sabi pa ng mga ulama, mas malaki yung reward ng tao nag-aadan kaysa sa nag-iimam. Sa kabilang buhay yan, kasi malinaw yung hadith. So, lahat ng makakarinig, sasaksi sa iyan. Sa adan. Ayan yung nabanggit yung kabuti ng adan. Kaya, magpalig sa saan tayo, hindi magtutulakan. Ha, shala, bro Adel, ha? Ikaw na mag-adan next week dyan. Alis saan? Tay, yung pangalawang pakinabang ng may mabuting anak, bima ya'maluhu min a'malis salihah yahabu thawabaha lil walid ba'da mawtihi. Fal waladu salih yahmal 'umratan an walidihi wa yatasaddaq anhu. Kadha al ibn salih alladhi ja'a ila nabi sallallahu alayhi wasallam, fa qala ya rasulullah inna ummi matat wa 'alayha sawm shahr. Afa aqdihi 'anha? Fa qala law kana 'ala ummika dayn akunta qadiha? Qala 'anha? Qala na'am. Qal fadayn Allah haqqo an yuqda. Ang mabuting anak, mga kapatid, kapag namatay na ang isang tao, maaari siyang hahalili sa paggawa ng kabutihan para sa kanyang ama. Yung mga naiwan niyang gawain na obligasyon na hindi niya natapos, pwede niya itong kumpletuin. Halimbawa, yung nadar, mayroon siyang sumumpa siya na kapag makapasa siya o makasaulo ng Quran, makasaulo ng isang hadith, magpa-fasting siya ng 3 days, tapos namatay siya. Nasaulo niya yung Quran, nasa ulo niya yung hadith, o anumang bagay, basta sumumpa siya na may kasunduan. Kapag makapasa ako sa exam, magpa-fasting ako ng 3 araw. Ito po ah. Tapos nakapasa ka, obligado sa iyong mag-fasting. Yun po, ang katulang Islam, inshallah, sa mga susunod mo pag-aaral natin ito. Tapos namatay, pero nakapasa siya. May utang siya ngayon.
Di ba? Ayun yung fasting na dapat niyang bayaran. Kapag may anak siyang mabuti, sino yung gagawa niyon? Anak niya. Ito yung sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may isang lalaki na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsabi, namatay ang aking ina na mayroon siyang isang buwan na pag-aayuno, kumbaga obligasyon. Pag-aayunoan ko ba siya? Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ang nanay mo may utang sa ibang tao, babayaran mo ba ito? Ang sabi niya, opo, ya Rasulullah. Kung ganun, kung babayaran mo yung tao na yun, ang utang kay Allah subhanahu wa ta'ala, mas dapat bayaran. Ito yung pag-aayuno o yung hajj. Kaya kung meron kang mabuting anak, hindi mo alam, ipag-umra ka minsan, ipag-hajj ka, o kaya 5 riyal para sa tatay ko to, 10 riyal para sa tatay ko. O kaya minsan, pagpapatay pa ng masjid. Marami rito yan sa Boracay eh. Yung mga masjid dyan. Ito, sa aking tatay, sa aking nanay, sa aking kapatid, sa aking lolo. Marami rito sa Saudi Arabia. Kaya, inshallah, magparami tayo ng anak. Wallahi mga kapatid, may mga tao takot magkaanak. Alam niyo po yun? Takot magkaanak. Ha? Career muna. Hindi, alam niyo yung mga artista, subhanallah, ayaw magkaanak, takot. Kasi masira yung katawan. Di ba? Lalaos sila. Lalaos daw. Ano yun? Losyang ba yun? Tao doon? Losyang. Takot sa mahirap daw ang buhay. Mga kapatid, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bilang Quran, tingnan nyo ha, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bilang Quran, nahnu narzukuhum wa iyakum. Kami ang magbibigay ng biyaya sa mga anak ninyo at sa inyo. Alam nyo ba minsan, ang taong mahirap, kapag nag-asawa siya, at ang layunin niya kung bakit siya nag-asawa para maligtas sa haram, maging malinis sa kanyang sarili, hindi makarinig ng haram, hindi makita ng haram, kapag mag-asawa siya, maaaring yumaman siya. O di kaya kapag magkaanak siya, maaaring yumaman siya. Kapag magkaanak uli, maaaring yumaman siya. Kaya huwag tayong matakot sa biyaya sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nagbibigay ng biyaya, hindi ako, hindi yung mudir mo, hindi yung trabaho mo. Di ang nagbibigay ng biyaya, si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag ka matakot. Kaya Bro Muhammad, ha, siya ka, dagdag lang. This, totoo mga kapatid. Totoo. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Tandaan ninyo. Tandaan ninyo. Walang magulang ang nagsisi na nagkaroon ng maraming anak. Iwala. Maraming tao gusto magkaroon ng anak. Walang tao. Kaya, kung kayang magkaanak, ni Mrs., sige lang. Anak lang. Isa sa mga tandaan ng paraiso, yung babae, yung babaeng anakin na nagsasabar. Kailangan may sabar, ha? Isa sa mga tanda na babae na mapasok sa paraiso, yung babaeng mapagsabar na anakin. Mapagsabar at anak, yung anakin na mapagsabar. Kasi, kapag maraming anak at nagsasabar siya, makulit yung bata. Laging kulang yung tulog. Pero paglaki niyan, mashallah, at dinisiplina mo na sa Islam, mabuting mga bata, nagsasaul ng Quran, masunuri na anak, napakaganda niyan. Kalaunan, susuportahan ka niyan, tutulungan ka niyan. Dahil inalagaan mo sila ng mabuti. Yan yung bunga ng pagdidisiplina ng mabuti sa ating mga anak. At kailangan yung babae mapagsabar. Kasi kung hindi, maraming ang anak, reklamo naman ng reklamo, parang sige, mapifayda. Di ba? Yan yung sabihin natin, huwag ka mag-anak. Kasi reklamo ng reklamo. Di ba? Huwag ka mag-anak kasi nag-reklamo ka. Utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin, magparami ng anak. Dahil sa kabilang buhay, proud si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang umma. May isang sister nga, oh. Subhanallah, si Sister Jinan. Kapatid ni Sheikh Nuh Caparino. Kilala niyo? Sheikh Nuh Caparino. Asawa ni Sheikh Nuh Al-Qurayn. Yung mudir sa Makkah. Siguro 11 na yung anak niya ngayon eh, sa Arabo. O kaya 10. Basta ganyan. Sabi ko, sister, hindi ka ba napapagod? Kasi may bagong anak. Kapapanganak nila mga nakaraang buwan. Tingnan yung sagot sa akin ni sister, ha? Si sister, balikis ng bo. Sabi niya, bro, totoo niyan, proud nga ako eh, na mayroong bata sa tiyan ko na Muslim na kabilang sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Proud ako. Alipin ni Allah na sa tiyan ko, ako magdadala. Proud ako. Kaya kung ilan yung kaya, tuloy-tuloy lang. Ilan yung anak niya? Allah alam, 11 ata, basta 10, ganyan. Hindi lang ako sure, pero basta proud siya, subhanallah, sasabar siya. Makikita niyo yan, kilala niyo si Sheikh Nuh Caparino, punta kayo sa Batha. Yung dating mudir ng Batha.
Ayun yung sagot sa atin, sagot ni Sister Jinan, diba? Na nakaka-believe. Sana ganun yung mga asawa natin, no? Yung proud na maging nanay, proud na maraming anak, inshallah subhanahu wa ta'ala. Kadapi, kaya kadapi magdag, ano na? Saan ko kadapi? Meron na ba? Meron. Hindi, ikaw. Meron ka na ba? Ano? Isa? Dagdag ka. Ano? Ay, hindi naman. Walang anak si Sheikh Salah Al-Fauzan, walang anak. Sheikh Salah Al-Fauzan, walang anak. Hindi sa yaman. Mayaman sa kaalaman. Kilala niyo Sheikh Salah Al-Fauzan? Alim min ulama. Buwan niyo yun. Advisor ng king. Kilala sa buong mundo, pero ilang libro yung nasulat niya. Ilang libro yung nakikilabang sa kaalaman niya. Wala siyang anak. Kaya nga sabi natin, ang kabutihan hindi lamang sa anak, umiikot. Marami. Kaalaman, da'wa, di ba? Magda'wa ka, maggabay ka, yun. Pangatlong pakinabang na mayroong mabuting anak, anna kullama ya'maluhul ibn min amali salih, yakuno fi mizani walidihi, idha kana musliman, wallahu a'lam. Kapag may ang mabuting anak mo ay relihiyoso, ang mabuting anak mo ay relihiyoso, may takot kay Allah, ikaw ay makakakuha ng gantimpala dyan, mga kapatid. Bawat kabutihan na ginagawa niya, ikaw ay may gantimpala. So, alhamdulillah, hanggang dito lamang, nawa tayo ay makapulot ng aral, at inshallah subhanahu wa ta'ala, dalangin natin kay Allah, bago natin lisan ang mundong ito, meron tayong maiwan na mabuting bakas sa mundong ito. Hindi yung puro asa tayo. Okay, mga kapatid, lahat tayo, sabi ko, ako, yung allowance ko monthly, 890 real. Yun lamang. Pero hindi ako takot magkaroon ng anak. Ngayon, lima na yung anak ko. 890 lang allowance ko. Ano yun? Lima pa lang. Ha? Dalawa pa lang. Inshallah, pitarik, magkakaroon tayo, bid nila. Bid nila. Kaya mga kapatid, maraming paraan ng paggawa ng kabutihan. Da'wa, mag-practice, magturo tayo ng kaalaman, magbigay ng sunnah. Halimbawa dito sa istiraha. Eto, dito, lahat tayo nandito. Magbibigay ako sa inyo ng halimbawa. Mag-isip ka ng magandang sunnah na gagawin dito. Sunnah, na kapag mawala ka na sa istiraha ito, mag-exit ka na, tuloy-tuloy pa rin. Halimbawa, ito, dito tayo nag-aaral, lagi ganito. Diba? Sana kaalaman to, bigyan natin ng ang ihtiram, paggalang. Dapat lagi malinis to. Diba? Halimbawa yon. Tapos nyan, mashallah, meron na panindigan, ganun. Dito to mga kapatid. Hindi lang yan, sa labas. Kailangan may mga batas tayo dito na iniwan mo, tuloy-tuloy lang. Oh yan, sabi na ito, after doon ng basketball, yung mga tubig na ginagamit, after nyo, kung saan nakalagay. O kailangan, mag-utos ka. Kailangan, dapat ilagay sa basurahan. Yan, magandang mga sun na yan, na iwan. Malinis, di ba? Ha, bro Adil, ano yung mga naisip mo? Ano yung mga naisip mo na mabuti? Sun na. Ang tanong mo ako. O, huwag mag-aksaya. Tama yun. O, yung cake. Ubusin yan. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Sallallahu salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayla, mashallah.